Basta mga kabahay, ngayong araw nga pa hindi tayo gagawa ng bahay, no? Kasi hindi tayo pumasok dun sa, hindi tayo nagtrabaho dun sa bahay ni Tito Bong. Kasi ngayong araw, nandito tayo sa Santa Lucia, Hapas Tarlac. Ayan. Kasama tayo mag-ani ng mga kamote. Ayan. Dito yan sa bayaw ni Kuya. Sa bayaw ni Kuya Nok dun sa, dito sa ano, Hapas. Tutulong tayo mag-harvest ng kamote. Ayan, nakikita nyo yung mga tao. Ang dami na. Hanggang doon yan. Ayan. Papakita ko sa inyo pa paano nag-harvest ng ano, kamote. Ito nga pala yung nararo na to ng ano, kanina. Yung nararo na to ng kalabaw, gamit yung kalabaw. Yung sa kamangpangan, yung sinarol na nila to. Tapos, yung mga tao, pinukulot na lang nila sa paa. Hinahalukay na lang yung lupa ng konti kasi na ano na yan, naararo na yan ng kalabaw, kaya malambot na yan. Sama nga pala itong anak ko ito. Hello? Alig. Hello ka sa camera. Yeah. Ito yung pamangking ko, anak ni Kuya. Yan natin itong mga nakuha nila. Yan, lalaki oh. Ito ang kamote. Violet. Yung violet na ano, variety. Subukan natin mamulot. Kalahati lang ngayon ang mga dyan. Ito, ganito lang oh. Mga ganyan-ganyan na sa taa. Tapos yan. Ipon. Oh, lalaki oh. Lalaki oh. Saan niya iniipon? Ayan oh. Ayan, dami dun oh. Yan. Dito tingnan natin. Nalalaki. Ayan, iniipon nila dyan. Tapos may nagsasako. So, yung mga naipon, sinasako nila. Yan, ang dami na dun, oh. Pakita mo sa camera. Ayun, nakauli ng kamaro yung anak ko. Nakain yan, masarap yan. Ayun, nakain ba sa lugar nyo yan? Ang tawag sa lugar nyo yan, dito kamaro. Ayan. Sarap yan, prito. Tapos, hindi sa safe log. Sanay ako rito nung bata ako. Kasi nung bata kami, yung bahay namin kasi malapit sa Clark. Sa Clark, ano, sa Clark Field. Dati yung Clark. Ano yan, yung kalahalos. Yung kalahati niya, ano, siguro mga 70% dati niyan. Farm, mga bukid. Hindi pa puro mga industrial. Nung hindi pa panahon na hindi pa industrial park yan. Ngayon, halos wala ng bukid doon. Puro na kumpanya. Tinayuan ng mga building. Laki nito. Yan, kaya nung bata kami,
sanay kami nangunguha ng ganito pag may nag-harvest. Kasi pagtapos mag-harvest ng ganyan, libre, libre ng mamulot. Yung mga natira, lahat ng mahuhukay mo, sa'yo na. Ganun ang diskarte sa mga ganito. Kaya sanay ako sa ganito. Nakapag-uwi ako ng isang sako. Uwi ko sa bahay. Yan, binibigay ko sa nanay ko. Dami oh, namumulot ka lang. Lapitan kaya, dah. Dami. Tingnan natin dito. Sa magkano la ka na chede na? Yung kada sako ba? Sa magkano ka na? Dali ba? Dun, pag 2,000 daw yung isang sako. Yung kuha ng buyer nila. 2,000 pesos yung kada isang sako. Pero iba-iba naman yung presyo ng mga to eh. Naglalaro yan, depende sa panahon. May time na mataas. May time na mababa o mura. Kaya yung pag-harvest, yan puwan ng bed. Minsan pag nagtanim ka, minsan tatama ka. Minsan tatamaan ka. Ibig sabihin, minsan may kita, minsan tabla. Minsan natatalo din. Pag nasira yung pananim o kaya eh, nasalanta ng halimbawa ng bagyo, ganun. Kaya nabutan na sobrang daming supply. Sobrang baba naman ng price. Ayan o. Ang huli na may anak ko ng ano, crickets. Pakita may crickets. Ayan o, gagawin niyang pet yan. Ito yung mga nahuli niya o. Mga plastic niya. Lagi mo ng plastic. Mahilig sa insekto to eh. Mga alaga niya, mga suso, mga snail na malalaki. Uwang, mga saligubang. Exotic yung mga gustong alaga nito eh. Nakailang ka na? Nakailang ka na? 3? Tatlo na? Saan mo yung nakita? Yan o? Ito o? Lain mo, sige. Uy! Punin mo dun? Nasako natin. Tingnan natin yung mga naipon nila rito. Ang dami na. Yan! Sige, pulot! Ang dami na. Ito, yung mga nakahilera dito, ayan. Isasako yan. Ito, hindi pa ito nasasarol eh. Hindi pa ito na araro. Ayun yung kalabaw. Oh. Baka itirayin na nila yan. Maganda pagka, mamaya pakita ko pagka inararo nila. Nakita nyo mag-aangatan yung mga kamote. Ayan. Nalagay ni kuya sa ano. Nalagyan. Ang dami. Ayan na talaga. Ayan o. Mga tanim naman dito, ano, pakwan. Ayan, kita nyo. Laki o. Ayan, laki ng bunga o. Ang dami. Ayan o. Hindi, huwag mo lalapitan. Ito oh. Yan. No. Dahil bunga ng pakwan, no? Dati si Kuya Ton, nagtanim din siya ng pakwan. Kaso, ano yata, nalugi siya sa pakwan nun. Hindi nila tinamaan. Kaya ngayon, kamote yung tinanim niya. Yung kamote ngayon, okay naman. Mukhang kikita naman siya dito. Yung ganda ng bunga eh. Ganda yung laman. Tsaka wala naman na sira. Iba kasi yung may sakit, yung kamote na bubulok pag nababad ng tubig. Kaya sakto-sakto, maganda yung panahon ngayon eh. Hindi pa naman ganong maulan. Batch na tayo doon. Yan, time check.
4:45. Natapos na rin kami. Pero hindi pa tapos yung pag-harvest. Ngayong araw lang. Natapos na lang itong isang linya na to. Ayun, doon, ang dami pa oh. Hanggang doon. Hindi pa tapos. Wala pa sa kalahati ito. Pero ito na muna para sa araw na ito. Tapon na rin. Pauwi na rin kami mamaya niyan. Mamaya pagdating doon sa Kubo, papakita ko sa inyo yung mga ano, naipon nila doon. Ay, niipon nila doon. Hindi nga pala ano ito. Sabi ko kanina, violet. Hindi nga pala violet ito. White pala ito. Ito yung puti yung, ayun o, yung puti yung laman. Pero masarap din ito. Ayan. Ang dami nila na ano. Siguro may get 100 na sakoy na kuha rito. Tingko, wala pa sa kalahati ito. Hanggang doon ito eh. Hanggang doon pa. Doon yung mga taniman ng pakwan yung pinunta natin kanina. Ayan, tapos sa araw na ito. Uwian na naman. Yan, ito kukuha tayo ng ano, pagkain ng mahirap. Pero masarap to. Tawag dito, hindi ko alam anong tawag sa lugar nyo nito, pero ang tawag nito dito, kulitis, o kaya yung iba, aya. Yan. Yung may tinik, oh, sa English alam ko ang tawag dito, wild spinach. Kasi ano, kalahi ito ng spinach. Kalasa niya rin to, pero ako mas gusto kong yung lasa nito. Mas masarap ito sa spinach na nabibili sa palengke. Ito yung may mga, ayan o, oh, ito yung may mga tinik siya. Siyempre, tatanggalin yan. Pero yung mga babae, walang tinik tulad nito. Ito, wala itong tinik ko. Ito, maganda to. Masarap to, ano, sinasawg sa pag nagluluto kayo ng munggo o balatong. Sarap din ito, kahit igisa mo lang, sardinas o sa isda, o isda, sagugan mo. Masarap to. Kuha tayo. Iuwi natin sa bahay. Huwag kayo sisigaw. Uwi natin sa bahay. Bibigyan natin si nanay. Paborito niya to. Kay mother. Dami oh. Ano ba bumunutin? Para hindi marumi. Para hindi marumi. Hmm. Kasi sasama yung dumidik eh. Ayan oh, dami oh. Parang tinanim. Pero ano lang to eh. Wild lang to. Isa lang to tumutubo. Ayan, ang dami dito oh. Mga okra, ano ba nakatanim dito? Yung mga yun, okra yata yung mga yun. Dati, ano to, ang palayahan to. Ang palaya dati yung mga nakatanim dito. Doon naman sa kabila, yun, kung nakikita nyo yun, kalamansi yan yan. Hanggang doon, nahaba yan. Kumukuha rin ng mga kalamansi sila ati dyan. Pagka umuwi sila dito. Yan, maganda talaga pag nasa, ano ka, barrio. Sa mga ganito sa bukid. Maraming ano, pagkain, di ka magugutom, basta masipag ka lang. Tulad niyan, libre lang yan. Mga kamote, mamulot ka lang. Mm-mm. Ano yan, Kuya Balig? Hindi. Aspin lang yan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Mag-shoutout ka muna sa mga nanonood sa atin. Shoutout. Shoutout mo yung mga tropa mo dyan. Mga tropa mong K9. Okay, kumo na tayong gulay. Yan, ito naman sa park na to. Mga upo naman na nakatanim dito. Tingnan natin, ano. Ito nga pala yung kulitis pagka matanda na sila. Ayan, no. Namulaklak na. Pagka ganyan matanda na. Pero pwede pa rin kainin yan. Yung mga ano lang, tulod o yung mga ganito lang. Mga talbos lang nila. Yung mura. Yung ganito. Pwede pa rin yan. Pero mas masarap syempre yung maliliit pa lang. Ayan, ang upo. Maliliit pa sila. Ang dami, oh. Ang cute. Maliliit pa sila. Pero may malaki na doon, oh. Yan. Nung minsan binigyan nila ako ate dito. Kumuha sila. Ayan, oh. Ayan yung pinadala nila sa amin. Inuwi ko sa bahay. Galing daw nila dito. Sa farm. Daming bunga, oh. So, maliliit pa yung iba. Na-harvest na daw yung malalaki kasi, eh. Ganda dito, daming gulay. Tara na, Kuya Balig. Balik na tayo doon. Ayan. Kuha daw tayo ng upo. Samahan tayo ni Ate Gay-Gay. Kumuha. Mamimili tayo ng malaki, syempre. Yung pwede ng harbisin. Ayan, okay. Laging yung isa.
tulad nito, mga ganyan. Fresh. Ay, tapos ng tagulya, oh. Ay, sige. Oh, yun eh, pwede na yun eh? Oh, pwede na ito. Oh, pwede na daw ito. Puno ng dagta yung aking kamay. Kuya, ikaw nga. Nahirapan ako. Ikot-ikotin mo lang. Ikot-ikotin ko lang? Ikot-ikot, tapos mamaya. Sige, tapos mamaya, hilain mo. Yeah, ikot pa. Tumatal siya sa akin yung hila, hila. Oh, ang galing ni kuya. One down. Tara. Nabubulok yung mga iba. Aduha mo siguro, gay. Pwede na ito. Okay. Satya? Ante, tayo. Okay. Kita kabila mo rin. Kita marakal. Opa. Pwede na sugar din eh. Hindi. Yun. Tada, pwede na to. Makain mo kuya. O, tara na. Pwede na rin ang dati ka? Mm-mm, pwede na. Dahil na rin. Yan rin. Nangatunod ka ko? Yan, bike na tayo. Nandito na tayo sa quarry nila, Kuya Ton. Si Kuya Ton yung bayaw ni Kuya Nok. Bayaw ng kuya ko. Kapatid ng asawa niya. Ito yung quarryhan nila dito. Yan yung kubo nila. May mga kambing din nila yan. May mga ano pa sila rito, itik. Sa bibi. Ayan o. Ayan o. Ayan, mga alaga nila. Lalaki na nila o. Yan lang yung binibili ng tag 10 piso. Parami nila. Maganda talaga yung malawak na ano, bakuran. Sa akin yung mga boys dun o. Ito yung mga na ano na harvest no. Ayun no. Pakita mo kay Bulig. Ayun, laki daw no no. Nipon na nila dito. Siyempre pipiliin pa yan. Merong class A, class B. Mga ganun. Tapos yun yung iba nakasako pa. Hindi pa na ano yan. Marami-rami rin to. Pero wala pa to sa kalahati ng inardas nila. Masarap to yung malalaki, kamote Q. Iprito. Tapos yung pwede rin minatamisan, no? Yung binubukayo. Tapos yung maliliit, yun masarap na ano, nilalaga. Ito yung kamote. Yung mga malakit-lakit pa. Ayun, no? Sa likod, ang dami pa. Oh. Ayun, binuksan na ni Kuya Ton. Ang dami. Ayos, mag-uwi tayo. Bigyan natin si Mother, tsaka yung mga kapitbahay doon. Dalam sa ako na yung uwi natin. Tara. Eh, maya-maya na siguro kami makakawin ito. Nabuta kami ng ulan. Ayan, namuulan na. Papatigilin muna namin itong ulan bago kami uuwi.